Kaya mo bang ipagkatiwala ang iyong mga anak sa iyong boyfriend na nakilala mo lang sa Facebook? Bahay na ito ang tinitirhan ng magkapatid na kinilalang sila Shelmarie, 15 taong gulang, at Ahis, 11 taong gulang, kasama ng kanilang lola na si Perla Montalvo na siyang nagpalaki sa kanila bago pa man dumating sa kanilang buhay ang umano'y nobyo ng kanilang nanay at naging stepfather nila bago pa man nangyari ang malagim na krimen sa Purukmangga, Landing, Barangay Inawayan, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang stepfather na kinilalang si Jesse Bonpalumo na nakasama nila sa kanilang bahay sa loob lang ng ilang buwan ang itinuturo ngayong sospek sa pagpatay at panghahalay sa mga biktima. Binalikan ng brigada ang lugar kung saan nangyari ang krimen, lalo na at may nakuha tayong impormasyon na sa pamamagitan lang ng Facebook nakilala at nakarelasyon ng ina ng mga biktima na si Denisa Montalvo, isang OFW sa Saudi Arabia, si Jesse Bon na kanyang pinagkakatiwala ang makasama ng kanyang mga anak sa iisang bubong. Nakausap ng brigada si Alfredo Arredondon, kaibigan ng sospek, at doon niya ibinunyag na nagtalo sila ni Denisa at gusto na siyang hiwalayan nito. Kung nakita ko sir, naging permita sila mag-away sa asawa doon niya. Tapos? Oo, niya. Di na siya magkasanabot. Kung matingala daw siya kay mismulihay na niya asawa, palayaso na hinun siya. Naikwento din ang kamag-anak ng mga biktima na nagbanta si Jesse Bon na may hindi magandang gagawin kung matuloy ang hiwalayan. Nag-away daw na gabi yung kaniyang partner na nasa abroad ng nanay sa mga bata. Nagbitaw daw nag-istorya nga dili lang daw ka mahay ang inahan kung unsa iyang dili mayong mabuhat. Nagbanta na daw siya gabi. Mismong si Lola Perla ang nagsabi sa brigada na pinalayas umano siya ng kanyang anak para ang nobyo nito ang magbantay sa dalawang dalagita hanggang nangyari na ang karumal-dumal na krimen. Panlayas man ko sa kong anak kay kuan. Diyan na daw ko papuyon sa ilang balay. Kinadoy kata kanang laki ha mo puyo dira. Wala mo nag-abot ang lalaki na eh. Wala, pero nagkita mi dito sa akong anak, mag-antuan man na siya dito. Dito sa balay sa akong anak sa sulok. Niya dili siya magtingog-tingog sa kuha. Dili magtingog-tingog? Dili. Di gani siya mga ikatahuran. Kahit mga kasamahan sa trabaho ni Jesse Bon ay hindi makapaniwala na may tinatago pala itong hindi magandang pagkatao. Maayo man sa mong trabaho. Wala say daghang reklamo sa iyang trabaho. So sa sa mga isa bulan nga ako siyang nadala sir. Wala ko nakita saya sir nga kanang dili sa may mong trabaho. Okay kay sa mong trabaho sir. So natingala na lang ko karon sir nga nahitabo ni siya ba. Pero wala bugo kabalo sir og unsa po other problem nila sa ilahang pamilya. Sa ngayon, himas-rehas na si Jesse Bon na una nang tumakas patungong Banisal, North Cotabato, ngunit nadakip sa tulong ni Barangay Inawayan Kapitan Emad Sanlucan at ng pulisya matapos ang manhunt operation na kanilang isinagawa. Ang tanong, mga kabrigada, kaya mo bang ipagkatiwala ang iyong mga anak sa taong nakilala mo lang sa social media?